Charlie Chatin, mga ka YouTuber, sa mga kapwa natin vlogger, sa mga baguhang vlogger, at sa mga ano, sa mga vlogger ngayon na na-monetize channel na. Pag-usapan natin ngayon dahil nga ng mga nakaraang araw, maraming mga monetized channel ang na-demonetize. Ngayon, bakit nga ba na-demonetize ang ating YouTube channel? Ano nga bang pinaka-problema kung bakit nangyayari yung demonetization sa mga YouTube channels na kagaya natin? Pinakaunang dahilan, guys, ng bakit tayo na-demonetize dahil dyan sa ano na yan, sa click to click, yung ano, ikaw mismo magbubukas ng ads mo. Para siyempre kasi diba, pag ikaw binuksan mo yung ads mo, maraming nagsasabi mas malaki daw ang revenue na papasok. Kaya yun ang pinakaunang dahilan kung bakit tayo na-demonetize. Kahit hindi ikaw yung nagbubukas ng iyong sariling ads, basta mayroong tao na nagbubukas ng iyong kung mga commercial, binubuksan ng mga commercial mo, pinapasok para magkaroon ka ng malaking revenue. Ayun ay isang malaking dahilan pa rin para matitrace na ma-demonetize ang iyong channel. Yung nag-open, yung nag-click ng iyong channel, yung nanood ng iyong channel, nag-click ng ads niya, walang magiging epekto sa channel niya. Pero dun sa channel na kanyang binuksan yung ads, kinlik niya yung ads, yun ang magiging, dun sa kanyang magiging epekto ng channel na yun. Maaaring siyang ma-demonetize. O kung ikaw mismo, nag-click ka ng iyong YouTube channel, nag-click mo yung mga ads ng iyong channel mo, ayun, dun ka mismo, na ma-demonetize ka. Pangalawa yung tinatawag nilang ano, boosting. Yung ano ka nang nagda-download ka ng application tapos binubost mo sa iyong YouTube channel para magkaroon ng maraming viewers. Kunyari nagkaroon ka ng maraming viewers. Kasi minsan sa tingin natin, pag akit sa mata ng tao yung pag maraming viewers yung iyong video, makakakuha siya ng attention na pananoorin din ng ibang YouTubers, ng ibang viewers, ng ibang vlogger kasi magkukurious sila. Naku-curious sila kasi bakit mataas ang iyong view ng iyong YouTube, ng iyong mga upload. Pero ikaw pala gumagamit lamang ng ano, gumagamit ka lang pala ng booster. Nagbo-boosting ka pala. Isa yun sa malaking dahilan kung bakit na-demonetize ang iyong channel. Maaaring hindi pa ngayon, guys. Maaaring hindi pa ngayon. Kasi maaaring ngayon, masaya ka pa. Maaaring ngayon, sinasabi mo sa isip mo. Matagal ka na nagsumasali sa click na to click na yan, matagal ka nang nagbo-boosting pero hindi naman nagsasara yung channel mo. Pero sa oras na matyapahan ni YouTube ang iyong YouTube channel at nakita niya meron kang mga anomalyang ginawa sa iyong YouTube, at sigurado yan, wala nang second chance, guys, kung madidemonetize ang iyong channel. Kaya dapat tayong mag-iingat sa ating mga tayong mga YouTuber, tayong mga vlogger, lalo na sa ating mga, lalo na yung mga hindi pa nakasweldo. Kasi mayroong kalilasa ngayon yung mga hindi pa nakasweldo, yung sila yung naano. Pag yung revenue na naipon nila, doon hindi na naibabalik, hindi na binabalik sa kanila, kinukuha na ni YouTube. Kung ang dahilan na yung click to click na yun at saka yung posting ng dahilan sa pagka-demonetize nila. Mayroon pang isang dahilan kung bakit ka na-demonetize yung iyong ano ngayon. Kung hindi mo pa, kung hindi pa dumating ang iyong pin. Kung hindi pa dumating ang pin sa iyong YouTube, guys, iyan, isa sa dahilan kung bakit na-demonetize yung iyong channel. Pero yung ganun, may pag-asa naman yung ganun kasi pwede mo naman siyang i-manual. Pwede pang may palik sa iyong iyong channel. Pero kung na-demonetize ka dahil sa click-to-click na yon at dahil dun sa posting na yon, walang second chance, guys, madidemonetize ka talaga. Isa pa sa dahilan kung bakit ka madidemonetize ay yung magkakaroon ka ng copyright claim. Yung mga video, mga reuse video na iyong na-upload. Copyright strike at tao. Minsan kasi meron tayong in-upload na video na wala naman tayong copyright claim na nare-receive, nare-receive. Kasi hindi yung napapansin ng may-ari ng video na yun. Pero sa oras na mapansin nila yun, na napansin nila na kumita ka na ng malaki dun sa video na yun, automatic yung copyright strike ka agad dun, guys. Kaya ingatan yung mag-re-upload ng mga video na hindi sa inyo. Kung kayo yung nanonood ng click to click na
na yan, o kaya nag-boasting-boasting na yan, itigil nyo na yan hanggat maaga pa. Sigurado may kalalakyan yung ating YouTube channel pag ganyan ang ginawa niyo. Eh, pwede naman tayong, hindi naman tayo nagmamadaling kumita dito. Basta mag-upload na tayo ng nasa tama. Mag-upload na tayo na mag-upload. Malay mo darating yung panahon na tayo makikilala rin, makikilala rin sa YouTube channel. Sa YouTube. Kahit hindi na tayo mag-boasting-boasting, hindi na tayo mag-clip to clip na yan. Kasi delikado talaga. Sayang yung pinaghirapan. Kung mawala dahil lang dyan sa mga daya-daya na yung ginagawa natin. Ginagawa ng iba pala sa ginagawa ng iba. Kaya guys, sa paalaala natin sa inyo, no? Ayan, ilalagay ko dyan sa taas na yan. Basahin yung dahilan ng mga bakit nag-ano yung ating mga YouTube channel, bakit nag-demonetize tayo. Sana may natutunan kayo dito guys sa ating vlog ngayon, no? Sana kung gumawa kayo sa mga ganyan ngayon, itigil nyo na yan. Kasi talagang wala nang second chance na mangyayari. Kung doon sa pelikula niya, no, may one more chance, may second chance, may third chance dito sa ano na to. Pag na-demonetize ka, wala nang second chance. Kaya sigurado. Kaya magdalawang isip ka na ngayon kung hindi ka pa nag-start. Huwag mo nang umpisahan. Kung na-umpisahan mo na, itigil mo na. Kaya guys, maraming salamat sa susunod ulit nating vlog. Sana may natutunan kayo.